Hi guys, welcome back to my channel, and for today's episode, ipapakita ko sa inyo yung 120 naming accommodation kasi maraming nagtatanong ano daw ba yung itsura ng 120 accommodation namin at kung saan daw ba pwedeng makahanap ng ganong kamura. Well, ang totoo po kasi niyan, depende po yan sa employer ninyo. Kalimitan po kasi ng mga dumarating dito na mga temporary foreign workers, yung mga nakausap ko po, 700 yung accommodation, yung iba 500, meron pang 900, meron pang 1,000 plus. Ngayon, kaya po namin nakuha itong 120 accommodation na to kasi kami po dito sa farm, ito po ay dating bahay ng employer namin, which is pinatirahan na lang sa mga workers. Ang ginawa ay dinivide na lang yung mga room, kaya may kanya-kanya po kaming kwarto. Ang totoo po niyan, hindi po ito yung unang 120 accommodation na na-experience ko kasi yung una naman pong tinirahan ko dito na unang trabaho ko, 120 din po. Ang problema lang po, ang isang room, may tatlong tao, may dalawang tao. Kaya medyo wala na rin privacy. Ang nagustuhan ko po kasi dito sa bago naming accommodation, kanya-kanya po kami ng kwarto. So kahit papaano, may privacy ka, magagawa mo yung gusto mo sa loob, pwede kang maglagay ng kung anong gusto mong ilagay, nang wala kang naabalang ibang tao sa loob na kasama. May ayusin lang ako dito sa sasakyan ko kasi after 1 month, ngayon lang po kami nakapag-day off. Pasensya na, medyo matagal akong di nakagawa ng vlog. Kasi talagang tuloy-tuloy yung trabaho namin. And then doon ko na-realize, kaya pala yung ibang dating mga sinubscribe ko, yung mga pinalo ko, before ako nakarating dito sa Canada, may mga dumating din dito na vlogger na tumatagal na wala na yung pagbablog nila. Kasi siguro dahil busy na nga rin po sa work. And then nilimitahan ko na rin po yung time ko sa pagbablog. Kasi nga medyo kailangan ko din pong mag-upgrade ng education ko. So mamaya i-discuss ko sa inyo yan. But before that, kasi may binili nga pala akong bagong GoPro na naman. Ito, kinabit ko na dito para hindi na ako backless kabit. Nung pag minsan kasi, hawak ko yung GoPro ko, then ilalagay ko dito. And then naglagay pa ako dito ng isang kabitan para hindi na ako nagbabaklas kabit nga. So right now, chineche ko lang yung mga in-install ko kasi nag-install ako kahapon ng mga MP3 na bago. Hindi ko alam kung nakapi ba ng maayos. Kaya ito, chineche ko siya. So right now, okay naman. Kaya yan, tara guys sa taas. Samahan nyo ako, itutur ko na kayo doon sa aming bahay. So tara guys sa taas, kasi mamaya gagala kami nung kasama kong Mexican. So after 1 month, ngayon ko lang uli siya nalinisan at naasikaso kasi nga nakapark lang siya dito. Ito yung mga sasakyan ng kasama ko. Ito, nabili lang din namin second hand to. And then itong isang to, kabibili lang nung kasama naming Mexican. Magkano din inabot nito? Around 7,500 Canadian dollar. Bale, ano siya? Volkswagen na Jetta, manual. Itatry namin mamayang ibiyahe papunta ng Vancouver. So mangyayari, yung sasakyan ko hindi ko na gagamitin, ito na lang gagamitin namin mamaya. Manual siya, namimiss ko ding magmanual, kaya baka makasubok ulit tayo mamaya. Kasi nung nasa Pilipinas naman ako, manual talaga yung sasakyan kong ginagamit. Dito lang ako first time nakaranas mag-automatic sa Canada. So tara guys, itutur ko na kayo dito sa bahay namin. Actually, ito yung likod ng bahay namin. Makikita nyo, medyo makalat, hindi na talaga namin siya nililinis o tinatabasan. Kasi nga, pag nag-snow, wala din, tanggal din lahat yan. Mawawala din yung mga yan. And then ito, working naman tong aming barbecue. Medyo makalat lang kasi, ganun talaga, farm eh. And then ito yung mga gulong natin na pambenta na hindi ko na rin naman naasikaso. As you can see, yung buong farm na yan, tinaniman na yan. Kung nakita nyo doon, puro mais yan hanggang doon, napakalawak niyan. And then i-harvest na yan, I think mga next month i-harvest na yan. At yun yung ini-stack namin doon. Kapag winter, ma-stack na kami na pakain. So ito yung likod ng bahay namin. And then, dito muna tayo sa harap, papakita ko sa inyo. Itong isang to ay bahay naman nung anak ni boss na babae. Diyan siya nakatira. And then ito yung playground ng anak niya. Then ito nga yung nabanggit ko sa inyo. Ito ay bahay ng isang worker na ipinagawa ni boss. In-extension yan. In-extension din to. Bahay din ng isang worker. And then itong bahay na to, kung nakikita nyo, dyan kami nakatira. Medyo pasensya na kayo guys. Medyo makalat. Hindi ko na maayos yan kasi may lakad din kami. Ito yung kusina namin. Although medyo luma na, at least working siya. And then kasi iba kasing kumilos kapag talagang marami kayo na iba-ibang lahi. May mga kasama din kasi kami ditong mga Mexican at saka syempre kanya-kanya kami ng luto. So minsan hindi na din namin naayos dahil pag busy ka sa work, papasok ka, magluluto ka, din magpapahinga ka pa.
So, kung nakita nyo, marami kaming stock dito kasi nagbibigay si boss ng ground beef. Nung minsan, nagbigay siya ng ground beef. Ayan, pakita ko sa inyo, napakarami naming stock dito ng puro, may mga beef kami. At nung minsan, nagbigay si boss ng mga ground beef. Nagkalat yung ground beef dito. Kaya dadala natin yung mga kaibigan natin sa Suri para kahit paano, hindi na sila bibili ng ground beef. And then, may in-ready nga pala ako dito. Ito ay mga baka. Yan, mga laman doob ng baka yan. Ito, in-ready ko na yan, dalawang timba yan. Dadaling ko sa kanila mamaya. And then, ito nga pala yung aming laundry. Pakita ko sa inyo, guys. Medyo makalat nga lang. Ito yung aming laundry. Washing machine and dryer. Libre na lahat yan. Wala kaming binabayaran ditong ilaw at tubig. Wala kaming binabayarang hydro. And then dito, ito yung isa naming CR. Medyo makalat na nga lang, guys. Hindi ko na kayo masyado ito tour. Ito ay isang room ng isa naming kasama. And then tara dito sa kabila. Kasi ito yung isang in-extension dito. Pakita ko sa inyo. And then ito nga pala, nabili ko siya sa marketplace. Nag-provide tayo para kahit paano meron naman tayong pang-exercise. And then ito ay mga nahihingi lang din ito dito ng libre. Kaya makikita ko nyo. And then ito ay extension to ng kwarto. Yan at saka yun, may CR din dito. May sarili din silang rep. Pero dito ay ginawa naman dito sa side na to. Pinagsama-sama na doon yung mga Mexican. Kasi kami dito, puro Pilipino naman kami dito sa side na to. So tara guys, i-tour ko na kayo dito sa aming room sa taas. Kasi ito yung pinakang room namin dito sa taas. Ito yung room ng isa kong kasama, si Johans. Ito yung room ng isa namin kasama, Mexican na rin dito eh. So tara guys, dito sa pinakang kwarto ko. Ang ginawa ko na lang, ayan. Inayusan ko na lang siya. Pasensya na kayo guys, medyo makalat. So ito yung bed ko. Medyo iba-iba nga lang yung punda ko kasi nga wala pa akong mabiling pare-parehas. Maganda kasing mamili sa Taiwan. O baka naman meron tayong mga followers dyan na papunta rito sa Canada, sa British Columbia. Baka pwede ako makisuyo sa inyo, pabili naman ako ng mga punda kasi mas mura dyan. And then babayaran ko na lang pag nadito na kayo. So ito nga guys, nilagyan ko siya ng TV para kahit paano may libangan ako. Meron akong home theater. Actually may isa pa ako ditong TV. Same size lang din sila. Medyo change of mind na nga lang, may plano kasi dapat ako dito. So kung merong malapit sa area na followers natin na baka gusto nyo, bilhin nyo na. Bebenta ko na lang to kasi may plano sana ako dito. Bigla nag change of mind na ako. Bagong bago pa po to, LG. Wala lang siyang remote pero $15 lang naman siya sa Amazon kung gusto nyo bilhin ng remote. Bagong bago pa po yan. And then ito, may home theater ako yan. Itong mga to, tsaka TV. And then, yan, may stop toys kasi gusto ko, marami akong unan eh. Kaya actually maraming unan dyan. Kaya dyan sa side na yan, kung napansin nyo, medyo mataas kasi marami akong unan. At ipapakita ko nga din pala sa inyo dito, sa side naman na to, naggawa ako dito ng mini pantry ko. Actually, nakita nyo, napakarami kong egg. Kasi every 2 weeks, nagbibigay si boss ng egg. Kaya napakarami kong egg kasi minsan hindi naman ako nagluluto, naiipon. Pero ang ginagawa ko, pina-first in, first out ko naman siya. Yung unang ibinigay, yun yung una kong lulutuin, ayan, kaya naipon yung egg ko. Then ito yung aking mga kape, yung coffee mate, and then yung may whey protein tayo. Dito na rin ako nagsasaing kasi ayoko nang bumaba doon. Actually, huwag nyong gagayahin to kasi bawal to. Kung sa totoo lang, kasi dapat talaga dito sa Canada ang mga bahay, yung kusina doon lang talaga. Well, ang ginawa kasi namin ng mga kasama ko, nagkanya-kanya na kami. Kaya may kanya-kanya na rin silang mga rice cooker doon sa kanilang mga kwarto-kwarto. So ayan, na dito yung mga stocks ko, may mga dilata ako dito. And then may mga ayan, pag nagugutom ako, may mga chips ahoy din ako dito, mga biscuits and chichiria, ayan, piatos, doritos, ayan, mga Pringles, may chicharon, may ano. And then dito na rin yung pangayos ko sa mga sarili ko, tinapay, may tubig ako. And then ang rep ko, ayan, wala na nga akong masyadong stocks eh. Meron ako dito, ayan, mga drinks. And then mga palaman, meron tayo dito ang sariling microwave pa, nagpapainit na lang ako kapag nagugutom ako. And then may isa pa ako ditong rep. Yan, medyo madami-dami pa. May yung beer ko, konti na lang kasi every night bago ako matulog, sumashot muna ako mga 1 to 2 bottles para mahimbing naman yung tulog natin. And then nag-set ako dito ng computer para kahit paano kapag kailangan kong may gagawin ako, may i-review ako or may kailangan akong i-research. Yan yung ginagamit ko, pati pag gusto kong mag-karaoke, yan na rin yung ginagamit ko.
And nang ito nga pala yung mga libangan ko dito, nakabili na ako ng GoPro na bago na naman, and then ito yung ating drone. Kung nakikita nyo yung drone natin pag tayo nagpapalipad, at saka itong gimbal for GoPro. Actually may isa pa akong gimbal dito eh. Kaya nga lang dumami na ng dumami yung gamit natin. Bihira naman ako makagawa ngayon ng vlog kasi nga na-busy ako sa work. Sobrang dami namin ginagawa ngayon. At hindi ako makapahinga, kaya hindi ko na magawang maglaan ng oras para sa vlog. Pakita ko nga din pala sa inyo, meron ako ditong mini closet. Yan, yung walk-in closet ko. Pasensya na kayo guys at makalat kasi nga after 1 month, ngayon lang uli ako nakapag-day off. Yun yung mga sapatos ko na dyan na lang sa sahig. And then yung gitara kong isa pa na dyan. And yun kasi nagra-wrap ako ng sasakyan. Kaya meron ako doon mga vinyl wrap. Hindi ko palang maasikaso ngayon. Kaya doon ko muna nilagay kasi masyadong mahaba. And then ito yung mga damit natin dyan. Dyan ko na lang muna nilagay. Inilagay ko na rin kasi dito yung mga tools ko sa mga sasakyan. Kasi nga mahilig akong magkalikot. Kaya nga lang hindi ko pa nga maasikaso sa ngayon. So at least dito sa room na to, kahit pa paano may privacy tayo at magagawa ko yung gusto kong gawin. Kung may gustong bumisita nga pala diyan ang mga subscriber natin, followers natin na medyo naghahanap ng mapapasyalan, pwede nyo akong pasyalan dito. Pwede naman tayo dito mag-shot kung gusto nyo, mag-video kayo tayo. Pwede tayo maglibang dito kung gusto nyo. May mga microphone ako diyan, naka-set up na yan. Kaya minsan nag-video kayo ako dito na solo, then tagay-tagay dito. Una, pansin nyo nga pala yung lamesa ko. Laging may towel. Kasi ayoko na pag naglalagay ako ng phone, ay direkta lang dito sa lamesa. Ayoko na nagagasgas yung phone ko. Then kapag halimbawa, pinatay ko tong ilaw. Pag pinatay ko tong ilaw, ganito na ang itsura niya guys. Yan, medyo warm lang siya. Yan yung gusto ko eh, para nakaka-relax. Para lang akong nasa hotel. Kaya ito yung gusto kong kwarto na talagang kahit pa paano, kapag day off ko, nai-enjoy ko. Nakakapag-relax ako, hindi yung bang parang puro trabaho lang, puro trabaho lang. Gusto kong mag-bijoke, gusto kong manood ng movie, gusto kong kumanta, gusto kong mag-gitara, lahat nagagawa ko siya dito. Kaya pasensya na po dun sa mga nagme-message na hindi ko pa po ma-reply, even dun sa mga nagko-comment na hindi ko pa po ma-reply, kasi nga po 1 month po kaming walang day off nung mga nakaraan. And this is the first day na makakapag-day off na po uli ako ngayon. Medyo i-enjoy ko lang po muna itong day off kong ito kasi mamamasyal nga kami sa Vancouver, mamamasyal kami sa Surrey, sa Guildford, sa Outlet. Gusto ko naman kahit papaano i-enjoy yung 1 month na wala kaming day off, na kahit papaano naman makabili ako ng mga bagay na gusto ko. Kasi ganun po minsan yung pakiramdam ko eh. Yung man parang pakiramdam ko may pera ako pero di ko na-enjoy. Although lagi ko pong ina-advise sa inyo na mag-ipon po tayo, mag-ipon tayo, mag-ipon tayo. Kasi yun naman po talaga yung dapat. Pero hindi ko din naman po ina-advise sa inyo na mag-ipon ka and yung pinaghahandaan mo ay 20 years pa yung pinaghahandaan mo. What if hindi na dumating yon? Gaya nga nang lagi kong sinasabi sa inyo, mag-ipon kayo pero enjoyin nyo pa rin po. Dahil baka mamaya, umipon ka na lang ng umipon, ng umipon, ng umipon, and then yung pinaghahandaan mo is 20 years pa, hindi na pala umabot ikaw doon sa 20 years, hindi mo na na-enjoy yung perang pinaghirapan mo. Minsan, kukurot-kurot din naman tayo. Kumurot ka ng mga halimbawa, 20% doon sa kinikita mo, enjoyin mo din yung buhay kasi kung halimbawa, hindi ka na magising kasi mahiwaga po ang buhay eh. Baka mamaya hindi ka na magising kinabukasan, so hindi mo na na-enjoy yung mga perang pinaghirapan mo. So imagine niyo guys, doon pa lang sa accommodation, malaki na kagad yung nawawala sa salary natin. Especially yung mga kilala kong dumarating dito na mga temporary foreign workers. Imagine kung sasahod lang sila ng 1,000 Canadian dollar every 2 weeks. Actually, yung iba talaga kalimitan ng kilala kong dumating dito. Kalimitan yung mga from Taiwan, temporary foreign workers, sumasahod sila ng 1,000 every 2 weeks or 2,000 every month. Or yung iba, malaki na yung 1,500 every 2 weeks, so 3,000 every month. Imagine kung kinakaltasan kayo ng nasa 1,000 or 700 yung accommodation nyo per month, ang laki na kagad nyo nawawala. Kaya nagpapasalamat pa rin ako na 120 lang yung accommodation namin, kahit papaano malaking save. And then gaya nga ng nasabi ko sa inyo, meron pa kami ditong supply ng ground beef. Minsan nakakakuha din kami pag nagkakatay sila, nakakakuha kami ng mga laman loob, nakakakuha kami ng ilang laman, na kahit papaano, kagaya nung minsan, naghingi kami ng ground beef, napakarami. So isishare ko naman doon sa ilan nating kaibigan, dadaling ko nga mamaya sa Surrey kasi mamamasyal din naman kami, idadaan ko na sa kanila. And then may supply pa kami ng egg dito, so malaking tulong, kahit papaano hindi na namin binibili.
Kaya kahit na ang dami kong stock din sa baba, may mga stock ako ng isda, may stock ako ng manok, may baboy pa ako, inuuna ko muna yung mga bigay. Kasi at saka iniiwasan ko din po, kaya isang bagay, kaya nakakatipid ako, instead na kumain ako sa labas ng kumain, although kumakain naman po talaga ako sa labas, minsan nakikita nyo doon sa mga vlog ko, kumakain ako doon sa mga unlimited, sa mga buffet, kasi tinitreat ko din naman yung sarili ko. Pero isang paraan ko para po makatipid, eh itong mga stock kong to, na kung bibilin mo sa labas, mas mura, and then kung iluluto mo dito, libre na yung kuryente mo, eh di magsawa ka ng magluto. Kasi hindi mo naman binabayaran yung ilaw at tubig mo dito, sa ganun paraan po, mas nakakatipid po ako. Kaya kalimitan ng ilang kilala ko na 120 yung accommodation, natatakot parang ayaw nang kumuha ng bahay sa labas. Kaya nga yung iba na parating yung pamilya nila, sabi nila pag kinuha ko yung pamilya ko, sabi nilang iba na nakausap ko, imagine pre, 120 yung accommodation ko dito, kukunin ko yung pamilya ko, makukuha na ako ng bahay na 1,500 per month plus yung ilaw, tubig, babayaran ko pa. So more or less nasa 2,000 per month yung kanyang magagastos, and then yung kanyang spouse magtatrabaho na kikita din ng halimbawa 1,000 to 2,000 din monthly. So parang yung kikitain ng asawa niya doon na mapupunta sa accommodation na kukunin niya. Hindi ko naman po nila lahat kasi iba-iba naman po tayong mag-isip. Pero yung iba pong nakausap ko na ganun, sabi nga nila, naninibago sila. Na parang feeling nila mas nakakasave sila sa 120 accommodation. Parang kaya yung iba parang hindi pa ready kunin yung pamilya nila. Kasi nga parang kukunin nila yung pamilya nila, lalaki yung gastos nila. And then ngayon mas nakakasave pa sila kumpara dun sa kumuha sila ng pamilya nila. Although alam naman po natin lahat na yun yung goal ng mga pumupunta dito sa Canada, na yung iba okay na nga sa Dubai, okay na sila sa mga ibang country na nadun sila ngayon, pero ang habol kasi nila dito yung permanent residence sila para makuha nila yung family nila, which is ang nangyayari naman dahil nga nasanay na sila dun sa 120 accommodation at mas malaki na sa save nila. Parang naisip nung iba na ang mindset nila, mag-ipon na lang ako dito sa 120 accommodation, mag-ipon, and then yung may ipon ko, uuwi na lang ako ng Pilipinas kaysa mag-rent ako. Ganun po yung ibang nakausap ko eh. Kasi feeling nila, mas malaki yung nasa-save nila, at sa tingin nila, mga 5 years, 6 years, 7 years, eh pwede na silang umuwi, pang mag-for good na lang sila. So hopefully sa mga susunod na week, ma-share ko na sa inyo yung mga gusto kong i-share, kagaya nung sa US visa, yung sa paano po mag-DIY ng tax. Kasi ang dami kong gustong i-discuss sa inyo, yun nga lang talaga, 1 month kaming walang day off, and then nakaka-burnout din po pala talaga. Kaya now I realize, kaya pala yung ibang mga vlogger na dati sinusubaybayan ko, bigla na lang nawala, bigla na lang nag-stop. Kasi nga po ganun po yung buhay dito sa Canada, talagang trabaho, trabaho, trabaho. Kaya pasensya na po doon sa mga nagme-message na hindi ko po nare-reply kasi nga po busy nga po kami sa work. And then kasi yun nga po yung iba, nagawang ko na po ng video. Ang problema yung iba po ay gusto personal pa pong talagang itatanong, and pag nag-reply ka, may kasunod pang may reply, may kasunod pang reply. Kaya ang nangyayari, wala na po akong time kasi gusto ko na rin pong magpahinga at magluluto pa din po ako. Well anyway, gusto nga po palang i-discuss sa inyo, kaya medyo mahati na rin po yung oras ko sa pagbablog, kasi nga po kailangan ko pong i-upgrade yung education ko. Paalam ko lang po sa inyo, maraming salamat nga pala kay Malen sa KYEC, yung kasama ko, na yung kaibigan ko na nag-asikaso ng aking police clearance. Actually dumating na nga po pala yung police clearance ko from Taiwan. I-discuss ko din nga pala sa inyo guys to, kung paano makakuha ng police clearance sa Taiwan. Actually ito na yung police clearance ko, nakuha na ni Malen. Thank you so much Malen Moroso Pancho ng KYEC sa BU3 incoming. Maraming salamat sa iyo. Buti na lang may kaibigan tayo na nasa Taiwan na nag-asikaso ng police clearance ko. Ito lang yung pinadala ko sa kanya guys. I-discuss ko na lang sa inyo to sa ibang vlog para kahit papano may idea kayo sa pagkuha ng police clearance, kasi isa to sa requirement sa pag-apply ng PR, sa PR application. Dumating na yung police clearance ko sa tulong ni Malen. Maraming salamat Malen sa iyo. And then pinadala ko lang yung ARC ko, ito kababalik lang. I-discuss ko na lang sa inyo to sa ibang vlog. And I just want to let you know guys, na nakapasa na nga rin pala ako sa self-pip. Yung pag-aaral ko nung minsan, hindi na ako nagkuha ng study, nag-self-study na lang ako sa YouTube and sa mga application. So nakapasa na nga pala ako sa self-pip, hindi nga lang ganun kataas, hindi naman ganun kababa, nasa middle lang tayo. So isa din yung sa requirements ng pag-apply ng PR. And then nakakuha na rin ako ng NBI,
through Mabuhay Connect. Hindi nyo na kailangan magpasikaso kung kani-kanino. I-follow nyo lang yung Mabuhay Connect, yung mga nasa Inside Canada na kailangan ng NBI. Doon nyo lang po i-check para makakuha po kayo ng NBI clearance. Napakasaglit lang po eh. One week lang halos na may kopya na ako ng NBI ko. But the problem guys is kailangan ko pong mag-upgrade ng education. Para nga pala ito doon sa mga nagtatanong sa akin, na mga nababasa ko sa comments at sa mga messages. Regarding doon po sa mga nagtatanong na mga high school graduate na hindi po sila qualified for PR, kasi ang dami pong dumarating dito na high school graduate na hindi qualified for PR. I-discuss ko na rin po yan sa ibang vlog, kasi po kailangan nyo po nating mag-upgrade ngayon ng education. Gaya nga po ng sabi ko sa inyo, dumating po ako dito before, marami po ako nababasa na sinasabi nila na kapag high school graduate ka, hindi ka makakapunta ng Canada, and then pag high school graduate ka, hindi ka daw mapi-PR sa Canada. Well, sa kabila po ng mga discouraged na nabasa ko, nagpatuloy pa rin po ako, and then ito, pinalad naman po tayong nakapasok dito sa Canada. Kaya nga po yung mga nagtatanong, sir, kung pwede po ba makapasok dyan ng high school graduate? Pwede po. But right now, yung po kasing program na hinahabol ko, nag-iba na po nung mga requirements. So, hindi na po pwede yung old curriculum na mag-apply for permanent residency. Nakakalungkot man, pero kailangan positive pa rin po tayong mag-isip, kasi yung mga old curriculum kong kasama, nakahabol pa po sila. So, ang dami ko po ditong kasamang high school graduate na old curriculum na permanent resident na po ngayon. And then ngayon po, lumapit po kay Sir Kel dun sa consultant, and then nabanggit po niya sa akin, kompleto na yung requirements mo, kailangan mo lang i-upgrade yung education mo. So may pinagpipilian na po ako. Gagawin ko po ito ng separate vlog para po mas malinawan kayo, kasi may mga tatlong school na po akong pinagpipilian. Ito po yung AMA OED, Online Education. Yun nga lang, kailangan po mag-spend ng matagal-tagal din po eh. And then yung ETEAP, which is yung experience mo sa work mo, is i-accredit nila yung 5 years working experience mo at saka yung mga certificate mo, yung mga technical vocational mo, i-accredit nila. So, ang mangyayari po, 1 year mo lang iti-take yung course, pero bachelor degree po, magkakaroon ka ng bachelor degree. And then, tama po yung mga nakakapag-comment sa akin na pwede nang mag-aral yung mga temporary foreign workers like me. But the problem po kasi, yung school na pinag-inquiran ko dito, hindi pasok yung schedule ko. Kay Camila Del Rosario, yung admin ng Pinoy British Columbia, ini-encourage niya ako na pumasok dun sa school na nire-refer niya. Problema po, hindi pasok sa schedule ko dito sa farm. Kasi kailangan ko pong mag-travel ng papunta ng Vancouver. Ang pasok po kasi dun is 9 o'clock hanggang 1 p.m. And then yung sa evening naman po, is 4 p.m. to 9 p.m. which is hindi po pasok sa schedule ko, kaya hindi po ako makakapunta. So may isa pa po akong school dito pupuntahan para mag-inquire kung pasok sa schedule ko, para po kahit paano ma-upgrade yung education ko para ma-qualified po tayo sa permanent residency. So huwag po kayong panghihinaan ng loob, kasi kahit naman po anong mga negative ang dumadating sa buhay natin, may lahat po yan ay may reason la kung bakit nangyayari. So ang kailangan ko lang po is i-upgrade yung education ko. Hopefully, magamit ko to, kasi ang dami ko po ditong mga certificate. Gaya nga po nasabi ko sa inyo, regardless kahit naman po tayo ay hindi nakapagtapos, hindi po ako tumitigil mag-aral. Actually, ito, i-share ko lang po sa inyo. Hindi ko po para ipagyabang. I have my National Certificate, NC2, ng Electrical Installation. Tinay ko po ito kasi talagang mahilig po ako sa DIY. Ito din po kasi yung course ko na hindi ko natapos nung pumasok ako. Kasi first year, first sem lang po yung na-take ko sa college. So, nag-take po ako nito. Actually, nakuha ko itong NC2 ng Electrical Installation. Pinag-aralan ko po talaga yan. Hindi po yan mga pinagawa lang na certificate. Dahil lahat ng yan po ay may mga pictures and saka pictures ng graduation namin. And then, ito po, I have my SMAW NC2. Shielded Metal Arc Welding. I know how to weld din po. Marunong po ako mag-welding. And then, ang totoo po niyan, ako po yung awardee pa nito nung time na yon. Nag-take po ako nito sa Lucena ng ilang months din. And then, I also have my Gas Metal Arc Welding, GMAW NC2. I also have this, yung mga certificates ng welding na hopefully magamit ko. Dito sa ETEAP, ito nga po yung sinasabi ko sa inyo na itong lahat ng ito is i-accredit nila lahat ng certificate mo para
yung degree mo, makukuha mo ng 1 year lang. Hindi mo na kailangan paghirapan ng 4 years. I-share ko po sa inyo to para mas maliwanagan po kayo sa mga susunod ko pang vlog. Kung paano po dun sa mga mag-a-upgrade ng education na hindi na kayo kailangan mag-take ng napakahabang taon, yung working experience nyo po at least 5 years, i-accredit po nila yon. Even nung ako po ay nasa Taiwan, hindi po ako tumitigil mag-aral. Yun nga lang po talaga. Ito, kagaya po nito, nag-aral po ako ng basic photography. Kaya kahit papano, may idea po tayo sa pag-take ng mga photos. And then basic computer course. I have here yung mga training courses ko. Meat processing training. Basic baking course. Nag-baking din po ako. Halos nung nasa Taiwan po ako, lahat ng courses ay pinag-aralan ko po talaga. Kasi yung mga free time ko po talaga ay inilalaan ko po para matuto. Kaya po kung ano po yung mga naituturo ko sa inyo regarding sa mga DIY process dito sa Canada, yung po talagang pinag-aaralan ko po at naglalaan po ako ng oras. So sa ngayon po, ito pong mga kailangan kong gawin ngayon, kaya mahati na po yung oras ko sa pagbablog. Kailangan ko pong mag-upgrade ng education. Didiscuss ko po sa inyo ito sa mga susunod na araw. May inaayos lang po ako ngayon. So dun po sa mga kababayan natin na dumarating dito na hindi naman po talaga nakapagtapos at old curriculum, kagaya ko po, old curriculum po ako, at hindi ko po yan ikinakahiya. Hindi ko naman po kailangang sisihin yung mga magulang ko kasi wala po silang kakayahan paaralin ako nung time na yon. So lagi ko naman po sinasabi sa inyo, huwag po kayo mawala ng pag-asa. Regardless kung ano po yung natapos ninyo, kung high school graduate po kayo, kung college graduate po kayo, huwag po kayong mahihiya, dahil unang-una marami naman po akong kakilala na magaganda yung tinapos pero hindi po nagamit. Marami akong kakilala na ang gaganda ng profession pero hindi po sila makapunta rito sa Canada. At even ako, hindi ko din naman po in-expect na makapasok pa rin ako dito sa Canada kasi may edad na rin po ako na nakapasok ako dito, and then hindi ko din in-expect na talagang yung PR ay makukuha ko yan. Kaya nga kahit papano ngayon, pinaghihirapan ko po talaga. And then hindi din naman po ako agad-agad nawawala ng pag-asa kasi ang dami ko pong kakilala dito na nagugulat din ako. Even ako nagugulat ako kasi yung kagaya ng mga nakasama ko na nang huli ng turkey, nung time na nakasama ko yung mga turkey farmer na pinahiram kasi po kami dati dun eh. So 6 years na sila, 7 years na hindi pa rin sila PR. And then yung ito, nagulat din ako kay Choi na akala ko matagal na siyang PR. Kasi ang tagal na niya dito eh. And then lately lang pala siya na PR. Napakarami po yung iba, 7 years, 8 years na bago na PR. Ako pa po kaya na malulungkot kagad, ilang taon pa lang naman po ko dito. So ang pinakang masasabi ko lang sa inyo talaga, na during times na hindi pa po kayo PR, mag-ipon po kayo. Kasi yun po yung ginagawa ko ngayon. Nakapokus po talaga ako ngayon sa ipon, 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 ipon. Kasi kung hindi man po umubra yung plan A natin, meron tayong plan B, meron tayong plan C. Kasi gaya nga po nasabi ko sa inyo, if ever po talaga na, kasi pabago-bago po yung mga program at mga pathways na inilalabas ni Canadian government, ni IRCC. Kaya hindi po natin malalaman, baka po next year pwede na ulit yung old curriculum. Hindi po natin masasabi. Ngayon, kung hindi po umubra yung plan A ko, may plan B ako. At lahat po yan ay kailangan natin ay pera. Kaya po hindi ko muna inuuna yung mga kagaya po nung iba na dumarating dito. Temporary foreign workers pa lang. Minsan may biglang nagsha-shutdown na company. Nawawalan sila ng trabaho. Minsan mayroong hindi na nare-renew. And then ang ginagawa ng iba na hindi pa PR, kumukuha na kagad ng brand new sasakyan, which is 8 years to pay. Yung iba wala pang kasiguraduhan, kaya hindi ko po muna inuuna yan eh. Kaya kahit papano, second hand car na lang muna talaga ako, at nakapokus po muna ako sa ipon para kahit papano hindi man umubra yung mga una kong plano, may plan B ako, may plan C ako, which is ang kailangan po talaga dyan is pera. By the way, hanggang dito na lang muna guys, at magre-ready na ako kasi aalis pa kami nung kasama kong Mexican. Actually siya rin driver ko ngayon eh. Makikisakay lang ako, ang gagawa kami ng vlog, mamamasyal kami doon. And then kahit papano, magwawaldas din naman muna tayo ng konti para kahit papano ma-enjoy natin yung ating pinaghirapan. So hanggang dito na lang muna guys, maraming salamat sa panonood. Hope na makagawa pa tayo ng mga susunod na vlog sa mga susunod na araw. Pasensya na kayo kung matagal akong nawala kasi nga medyo na busy tayo. Maraming salamat guys, hope na magkita-kita ulit tayo sa mga susunod kong vlog. Maraming salamat. I love you all. Bye-bye.